Good morning! Magandang umaga sa lahat ng ating mga sumusubaybay, mga faithful followers ng ating daily devotional. Today is Friday, Biyernes na naman, at ngayon ay ikasampu ng Hunyo, June 10, 2022. Kumusta po ang ating magdamag? Kumusta ang ating maghapon para sa lahat naman ng ating mga viewers sa iba't ibang dako? Actually, ang pagbati dapat dito ay magandang umaga, magandang gabi, magandang hapon, at magandang madaling araw. Iba't iba po ang mga time zones ng kinabibilangan ng mga viewers natin from North America, yan po sa US at Canada, sa Europe, especially po sa London, United Kingdom, mga viewers natin dyan sa Middle East, sa South America, mga sumusubaybay natin dito sa Asia, dito sa Hong Kong, kung saan naroon ako ngayon, at sa ating bansang Pilipinas. Ito po ang inyong kasama, Pastor Rene Alog, at sama-sama po tayo sa susunod na 30 minuto na pag-aaral ng dakilang salita ng Diyos. Amen. At alam ko po na handang-handa na ang bawat isa sa atin para sa pag-aaral na ito. Pero bago po tayo manalangin, ay nais ko munang sabihin yung ating laging intro na ang ating pong broadcast ngayon ay simultaneously napapanood sa YouTube channel at sa Facebook page. Ang ating pong YouTube channel at Facebook page ay pareho po ang ating address, JLG Space TV. Kung saan man kayo nanonood ngayon, kung sa YouTube, JLG Space TV, kung sa Facebook page ay JLG Space TV. Kung nasa YouTube po kayo at hindi pa kayo nakapag-subscribe, please do so. Mag-subscribe po kayo at paki-click yung notification bell para ang mga future video uploads natin ay ma-notify kayo. Paki-share na din at paki-like. Yung ating Facebook page naman, paki-follow, paki-like, paki-share, at paki-tag na natin ang ating mga Facebook friends, katulad po ng aking laging ginagawa din. Nang sa gayon ay marami po ang pwedeng makinabang sa ating mga pagtuturo. Amen? Okay, so hinahanap ko pong aking Facebook. Ayan. We have 150 real-time viewers. Paki share na po natin, no? So samahan niyo po ako bago tayo manalangin. At every morning, Monday to Saturday, 6:30 in the morning dito sa aking time zone, nasa Hong Kong ako ngayon. Kahit nasa Philippines, pareho lamang po ang time zone. Ay ginagawa po natin itong pag-share. No, sineshare ko sa aking mga Facebook friends. Baka sakali din akong may mapagpala din sa aking broadcast ngayon. So, andali na lamang ito. Okay. Ayan. So, last 2 seconds. Tapos na po ako, and we have 168 sa ating pong monitor. 168. Thank you, thank you.
Magandang simula po yan sa ating pag-aaral ngayon na meron pong 170 plus na makakasabay natin sa panalangin. Let us pray. O our God in heaven, dakila po kayo at karapat dapat kayong tumanggap ng lahat ng papuri, parangal, pasasalamat, pagdakila. For there is none like you, our God. There is none like you. And this wonderful morning, Panginoon, aming Diyos, nananalangin po kami ng inyo pong pakikiisa sa amin sa pag-aaral ng inyong salita. Dalangin po namin na marinig uli namin ang inyong tinig nang mapatnubayan kami sa aming mga ginagawa. Nang hindi kami lumakad sa laman, kundi lumakad sa Espiritu. Maraming salamat dahil ang tanging paraan na makalugdan mo kami ay ang patuloy na pagpapasakop namin sa inyong salita at sa inyong kapangyarihan. Kaya naman kami ay walang hanggang nagpupuri at hinahanap ang inyong presensya. Pagpalain niyo po ang maghapong ito. Pagpalain niyo ang magdamag naman ng ibang magpapahinga na. Pagpalain niyo ang iba pang bahagi ng araw sa lahat ng hindi pa nakakatapos ng araw ng Huwebes at yung kasama naming nasa araw naman ng Biyernes ay inyong pagpalain. Maraming salamat po. Pinupuri po namin ang inyong dakilang pangalan sa tanging pangalan mo, Jesus. Amen. And amen. Kahapon po dito sa Hong Kong ay isang maulan na maghapon. At kumusta naman sa inyong iba't ibang mga lugar, no? 197. So maraming salamat po, ha. Hindi ko po maisa-isa ang inyong mga pangalan, pero nakikita ko po ang iba't ibang mga pangalan dito ay sadyang mga suki natin ito. So meron nang na-develop na suki. Mahigit 300 na every morning, Monday to Saturday, ang nakakasama natin. Okay, so welcome uli sa ating daily devotional. Today is June 10. It's Friday. Amen. At pagpapatuloy natin ang pag-aaral ng Book of Psalms. As I have promised, maybe this is the last episode of chapter 33. Dito po sa pag-uusapan natin. And tomorrow we will start with the next chapter, the following chapter, chapter 34. And so in our last episode of Psalm chapter 33, the title of the topic is Bright Hope for Tomorrow. Bright Hope for Tomorrow. And we will read the second half of Psalm 33 in verses 16 to 22. Bright hope for tomorrow. So let's read from the New International Version. No king is saved by the size of his army. No warriors escapes by his great strength. A horse is a vain hope for deliverance. Despite all its great strength, it cannot save. But the eyes of the Lord are on those who fear him, on those whose hope is in his unfailing love. To deliver them from death and to keep them alive in famine. We wait in hope for the Lord. He is our help and our shield. In him, our hearts rejoice,
for we trust in His holy name. May Your unfailing love be with us, Lord, even as we put our hope in You. Blessed be the reading of the Word. So, sa lahat po ng ating ngayon lamang po nag-tune in, tama po, nasa daily devotional kayo. At ang aking topic for today, it's Friday, Bright Hope for Tomorrow. Ang isang napakaliwanag na pag-asa sa ating bukas. Amen. Totoo po yan. Kahit na po anong nangyayari ngayon, mataas ang bilihin, bagsak ang mga ekonomiya, mahirap ang kabuhayan. Sinasabi nga po ng maraming ekonomiya sa buong mundo ay bilang mga anak ng Diyos ay meron tayong napakaliwanag na pag-asa, isang buhay na pag-asa para sa ating bukas. Amen? Ang sabi nga po ng verse 22 at itong ating key passage for today, may Your unfailing love be with us even as we put our hope in You. Nawa ang iyong di nagmamaliw na pag-ibig ay sumaamin, Panginoon, na kahit na kami ay inilalagak ang aming pag-asa sa inyo. Amen. Ang ating pag-asa ay nasa Panginoon. Amen. At anuman po ang kalagayan ngayon, anuman ang sitwasyon natin ngayon sa mga buhay natin, sa mga bansang kinaroroonan natin, maaring ang bansa na kinaroroonan natin ay isang mayamang bansa o isang mahirap na bansa, apektado pong lahat sa onslaught nitong COVID-19, magtatatlong taon na sa Disyembre. At hanggang ngayon ay mahigpit pa din ang pag-obserba ng mga protocols, lalong-lalo na po dito sa amin sa Hong Kong. Pero ano pa man po ang sitwasyon, sabi nga diyan po sa Pilipinas, next week ay makaranas ng isang pinakamataas na pagtaas yata ng langis, no? At ang projection dyan, by next week ay aabot na ng halos konting-konting ilang sentimo na lang ay mag-iisandaang piso ang presyo ng langis. Gasolina, diesel, kerosene. Kaya naman, mayroon pang at least nililibre pa yung ating mga buses dyan sa Metro Manila at yung MRT ride hanggang June 30. In-extend yata yan. Pero right after ng pag-wave ng mga pamasahe muna sa mga panahong ito, babalik na ang pagbabayad ng mga pamasahe. At syempre, pamahal ng pamahal. Sa jeepney po ay na-approve na ang 1 peso fare increase, no? Sa Metro Manila. Okay, so ganun po man, kaya naman yan ang aking opening statement, mainly because ang aking ituturo nga ay yung ating pinag-uusapang meron tayong bright hope for tomorrow. Amen? Meron tayong bright hope for tomorrow. So may Your unfailing love be with us, Lord, even as we put our hope, our living hope, in You and in You alone. Glory to God. Now, when you say, I hope this sickness doesn't come back again, it is both a wish and a prayer.
But when you say, God gives me hope for the future, that is confident assurance in the promises of the God who has never failed us. Amen? So, magkaiba po ang dating nung two statements na yan. When we say, I hope this sickness doesn't come back. It sounds like it's a wish and a prayer. But when we say, God gives me hope for the future, that is confident assurance in the promises of the God who has never failed us. Most people hope for a long life, lasting relationships. People hope for a good health, and people hope for happiness. Yet we know that in a matter of minutes, life can be turned upside down and inside out, and it can feel like our hopes are dashed. For the people of God, you and me, brothers and sisters, hope is drawn from a deeper well. As the psalmist explains, we cannot rely on our own armies, we cannot rely on our own horses, our own resources to deliver us. The beautiful image is that of the God whose eyes are locked on us, whose love never fails, who is our help and our shield. Hallelujah! He is our God, and we depend on Him. We hope in Him. Hallelujah! God paints a positive picture of our forever future. We have a positive future, or positive picture, I should say, of our future, our tomorrow. Amen? He is in control of everything. When our hope and our trust are firmly connected to our unchangeable God, we know deep in our souls that God's love will sustain us through this life and into eternity. This means that even if our struggles return, our hope in God remains. Hallelujah. Amen. Even if our struggles will return, our hope in God remains. This kind of hope is contagious. This kind of hope is transferable. Maybe you know someone who needs to hear this words of hope today. The Lord sees you. The Lord sees us. He loves us. And God will sustain us. So let us put our hope in Him, because we have a bright hope for tomorrow. What a wonderful encouragement today, beloved, reminding us that in God we have a bright hope. Amen. Yan nga po ang ating topic, mga minamahal ko, bright hope for tomorrow. Napag-differentiate natin kanina yung dalawang statements, di ba? Kapag sinabi nating sana
ay hindi na bumalik ang aking sakit. Ang statement na yan ay isang paghiling sa Diyos at isang panalangin sa Diyos. Ngunit kapag sinabi nating binibigyan ako ng Diyos ng pag-asa para sa hinaharap, binibigyan ako ng Diyos ng pag-asa para sa aking bukas, ito ay tiwala na may katiyakan sa mga pangako ng Diyos na hindi tayo bibiguin kailanman. Dahil kanyang ino-honor ang isang declaration of faith and declaration of hope. Karamihan sa mga tao ay umaasa ng mahabang buhay. Karamihan sa mga tao ay umaasa ng pangmatagalang relasyon. Umaasa ang mga tao na magkaroon ng mabuting kalusugan. At umaasa ang mga tao na magkaroon ng kaligayahan. Ngunit alam natin na pwedeng sa loob ng isang minuto, ang buhay ay maaaring baligtarin at sa kalooban nito at parang ang ating mga pag-asa ay pwedeng mawasak mamaya-maya lamang. Ibig sabihin ng aking statement na yan, walang makakapagsabi na kung ano ang kanyang sitwasyon ngayon ay permanente na. Kung hirap na hirap ka sa buhay ngayon, your situation is not permanent. Your condition is not permanent. Kung may sakit ka ngayon, pwedeng mamaya magaling ka na. Pwedeng mamaya-maya lang ay magkakaroon na ng improvement ang iyong mga nararamdaman. Kung ikaw ay hirap sa buhay ngayon, pwedeng mamaya o pwedeng bukas ay bumaliktad na ang sitwasyon na ikaw na dating hirap ngayon ay pwedeng magkaroon ng mas magandang bukas, mas magandang buhay mamaya o bukas. Para sa mga anak ng Diyos, para sa bayan ng Diyos, para sa mga naniniwala at nananampalataya sa Diyos, ang pag-asa ay nakuha mula sa isang mas malalim na balon. Ibig sabihin, ang pag-asa ay talagang may pinanggagalingan. Ang pag-asa ay may pinagmumulan. Amen? Gaya ng ipinaliwanag ng salmista. Hindi tayo maaring umasa sa ating sariling mga hukbo at hindi tayo pwedeng umasa sa ating mga kabayo, sa ating mga pinagkukunan o napagkukunan. Gaano man ka-secure, gaano man katatag ang iyong trabaho ngayon, gaano man katatag ang pinagmumulan ng iyong kinabubuhay ngayon, huwag kang umasa, huwag mong ipagmalaki, huwag kang magmayabang na kung daan-daan libo man ang kinikita mo ngayon o ng iyong negosyo o ang kinikita mo buwan-buwan ay higit pa sa sapat sa mga pangangailangan mo. Umasa ka pa rin sa Diyos, umasa pa rin tayo sa Diyos dahil ang ating mga pangkasalukuyang sitwasyon ay pwedeng magbago pagdaan ng ilang minuto. Kaya trust not in your army, not on your horses, but put your hope in the Lord. Amen. Huwag ilagay ang pag-asa sa ating mga hukbo,
sa ating mga kabayo, sa ating mga sariling mga napagkukunan, trabaho man, negosyo man, o anumang klase ng pinagkakakitaan upang maligtas o upang iligtas tayo sa kahirapan. Ilagay natin ang ating buhay na pag-asa, pagtitiwala sa Diyos. Ang magandang larawan ay ang Diyos na ang mata ay nakatutok sa atin. Amen. Dahil tayo ay mahalaga sa Kanya at dahil tayo ay Kanyang mga anak, ang Kanyang paningin ay nakatutok sa atin na ang pag-ibig ng Diyos ay hindi nagkukulang, na Siyang ating tulong, pinagmumulan ng tulong at Siyang ating kalasag. Siya ang ating proteksyon sa lahat. Ano man po ang bagsik ng ekonomiya, ano man ang bagsik na darating sa mga darating na mga araw sa sitwasyon ng kabuhayan, tandaan po natin, ang mata, ang pananaw, ang paningin ng Diyos ay nakatuon sa atin. Amen? Dahil Siya ay tapat na Diyos, kaya umasa lang tayo sa Kanya. Ipinipinta ng Diyos ang isang positibong larawan sa ating walang hanggang hinaharap. Amen? Huwag tayong mabalisa, huwag tayong mag-alala. Meron tayong napakaningning na pag-asa para bukas. Kapag ang ating pag-asa at pagtitiwala ay matatag na konektado sa ating hindi nagbabagong Diyos. Alam natin sa kaibuturan ng ating mga kaluluwa na ang pag-ibig ng Diyos ay susuportahan tayo sa buhay na ito at hanggang sa kawalang hanggan. Hallelujah! Nangangahulugan na ito na kahit na bumalik ang ating mga pakikibaka, mananatili ang ating pag-asa sa Diyos, na kahit ang sitwasyon ay pabalik-balik, ang sitwasyon ay paulit-ulit, ang kahirapan ay tumatagal, minsan binabago, hindi nagtatagal, bumabalik na naman tayo sa kahirapan o sa mahirap na sitwasyon. Mananatili dapat ang ating pag-asa sa Diyos. Amen? Ang ganitong uri ng pag-asa ay nakakahawa. Contagious. Diba? Ibig sabihin, maaring may kakilala tayo na kailangang marinig ang mga salitang ito ng pag-asa ngayon. Napakaraming tao sa buong mundo ang nangangailangan ng ganitong mensahe, ang mensahe ng pag-asa. At dahil ang pag-asa, ang ganitong uri ng pag-asa ay nakakahawa, hawaan natin ang mga taong sa tingin natin ay kailangan din nila ng pag-asa ngayon. Nakikita ka ng Panginoon, mahal ka ng Panginoon, at susuportahan ka ng Panginoon. Yan ang mensaheng ating ikalat, ating ipamahagi, ating ihawa sa mga taong bumigay na, sa mga taong wala nang pag-asa sa buhay. Meron tayong bright hope for tomorrow. Amen? Meron tayong napakaningning, napakaliwanag na pag-asa para sa ating bukas. Glory to God. Samahan niyo po ako, mga minamahal, sa ating declaration ngayon. Sabihin natin, Lord,
Sometimes our hope falters as we face troubles and heartaches. Renew our hope, strengthen our trust, and help us to embrace your unfailing love and share it with others. We love you. Amen. One more time, say, Lord, sometimes our hope falters as we face troubles and heartaches. Renew our hope, strengthen our trust, and help us to embrace your unfailing love and share it with others. We love you. Amen and amen. Purihin ang ating Panginoon. So, tayo po ay manalangin sa ating pangwakas na panalangin. God in heaven, aming Diyos, salamat muli sa pagpapaalala mo ng aming pag-asa at pagtitiwala ay dapat ilagak namin sa iyo, hindi sa mga bagay na pinagkakatiwalaan namin, ang mga material, ang pananalapi, at kung anumang merong kami, hindi sa aming mga trabaho na maaring nagbibigay ng sobra pa sa sapat na pangangailangan. Hindi sa mga negosyo na maaring magbigay ng malaking tulong na higit pa sa aming pangangailangan. Hindi sa aming mga pinagkakakitaan na maaring nagsusuporta sa amin ng higit pa sa aming pangangailangan. Tinuruan mo kami sa umagang ito na ilagak sa iyo ang aming pag-asa at pagtitiwala. At tulungan mo kami na kahit anong sitwasyon, anong kahirapan ang pwede naming kinakaharap, matutunan naming umasa lamang sa iyo. Dahil ang pangako mo naman ay laging nakatuon ang inyong pansin sa amin na nagtitiwala sa iyo sa lahat ng bagay. Maraming salamat sa paalala, maraming salamat sa panibagong positibong pananaw sa kahit na anong hirap ng buhay ngayon, hawak mo ang aming bukas. Maraming salamat po sa pangalan mo, Jesus. Amen and amen. Maraming salamat po sa ngayon po ay 272 na nanatili sa hanggang sa ating closing prayer. Sa lahat po ng nanonood na hindi pa po nakapagpindot ng share sa inyong Facebook o sa YouTube, please do so now. Nang napakaganda nitong mensahe natin ngayon, mensahe ng pag-asa na very, very, very timely para sa sitwasyon ng mundong nagdarahop ngayon. Amen? Panalangin ko po na kayo, tayong lahat, ay patuloy na paalalahanan ng Diyos na laging ilagak sa Kanya ang ating pag-asa at pagtitiwala. Ito po si Pastor Rene Alog. Again, see you tomorrow, 6:30 in the morning. God bless us all and Shalom!